Nakakabit lang natin dito sa yan. Kung saan nakakabit yung fuse niya, nakakabit lang din natin tong wire. Sayam. Tatry natin siyang saksak. Testingin natin. So, ayan. Walang power. Ayan o. Nakasaksak na po yan. So, ito. Pinutol ko na yung ano, linya ng capacitor niya dito kanina. Itetest ko kasi yan dyan. Ayan, titeste rin ko yan dyan. Sana nakikita yung kamay ng tester. So, ang dapat nakatapat yung tester natin sa times 10. So, yan. Tapos itong dalawang linya ng capacitor na to, kasi pinutol ko yung capacitor niya kanina, ito. Ayan, yan natin. Ito tester, ayan. Pag pumalo yung tester natin, ibig sabihin, okay yung motor natin. Ang naging problema niya lang ay pwedeng yung thermal fuse, kasi bigla daw siyang huminta eh, sabi ng may-ari. So, ibig sabihin nun, pumutok yung fuse niya dito. Tsaka tinest ko na rin yung capacitor niya. Mahina na yung capacitor. So, ito yung posibleng dahilan kaya mas mabilis uminit yung electric pan. Dahil mahina na yung capacitor. So, papalitan ko na rin ito mamaya. So, pero dito, sa video na ito, ipapakita ko yung, ano, yung paraan. Kung halimbawa, wala tayong fuse na gagamitin, at kailangan natin palitan yung, dahil nga fuse yung sira niya, kailangan natin yung palitan. So, halimbawa, wala tayong fuse. Ang ginagamit ko dyan, ay ito. Ito lang wire na to. Ayan, wire lang yan ang yung normal lang na wire. Ayan o. Nakikita ba? Ayan, so babalatan natin to. Tapos kukuha lang ako dyan ng dalawang piraso lang. So ito yung paraan na ano, safe pa din yung motor mo, yung motor ng electric fan, kahit wala na siyang fuse, dahil ang katumbas ng dalawang hibla na to ay halos kaparehas din ng may fuse. Kung magsobrang init na yung electric fan mo, pwedeng mas ito. Ito yung unang mapuputol din sa kanya. So, para din siyang may fuse. Kesa idedirekta mo, idedirekta yung iba kasi ginagawa nila, ano eh. Binabypass nila. Kinukuha nila yung linya dito ng ground, ng common. Tapos, kinakabit nila dito sa isang linya ng capacitor. So, yun po, hindi ko po yung ginagawa. Kasi po, delikado po yun sa motor. Mas mabilis yung kung halimbawa ano po, sobrang init na ng motor niya tapos wala siyang fuse, masusunog po yung motor. Ayan, dahan-dahan lang natin buksan. Sobrang alikabok na talaga. Isa pa yan sa nagiging dahilan kung bakit nag-overheat ang electric fan. Sobrang madumi na. So dito, pag binuksan to, dito sa mga wire na ito makikita yung fuse ng electric fan. Ayan, nandito dito. So, dahan-dahanin lang natin tong box.
buksan. So iniipit ko ng flies para lumuwag yung cover ng mga wire. Yan. Saya, natanggal ko na yung cover. Ito yung ano, yung fuse niya, ito. Yan yung fuse. So ang gagawin natin dyan dito sa ito yung ginawa nating kibla ng wire ay nakabit lang natin dito sa yan, kung saan nakabit yung fuse nya, nakabit lang din natin tong wire. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Ito yung wire niya. Ayan. Tapos itong sobra, puputulin lang yan. Puputulin natin yan. Tapos, ibabalik lang ulit yung mga cover niya. Ito. So, yan. Putulin lang yung sobrang wire. Tapos, yung mga cover. Cover lang ulit. Tapos tatalian na lang. So dito po sa pagtatali ay ingat lang. Dapat doon natin palulusutin yung tali sa kung saan may naka may nakalusot din na mga tali kung saan siya nakatahi yung motor. Talian na natin. Ayan. Tapagan lang. So, detesterin na natin itong ano niya. Itong saksak. Lagay lang natin dito yung tester. Ayan, ganyan. Tapos, yung switch. Ito yung switch ng electric fan. Ayan. Tapos tingnan nyo kung kapala yung tester. Ayan o. Number 1, number 2, number 3, number 0. So yan, ibig sabihin may connection na yung motor, may power na yan. So bago natin yan ibalik yung cover nya, lalagyan natin ng langis. Matigas kasi talaga siya. Oh. Matigas kasi natuyuan na ng langis.
Okay. So dito sa ano, likuran na parte ng cover, dahil binunot natin yung shafting dyan, kailangan natin punasan yung butas ng bushing kasi may pumasok yan na grasa. Yung grasa kasi pag nainitan yan, di ba umiikot yung bushing, yung shafting. Yung grasa titigas din dyan, magiging dahilan niya ng pagtigas niya mag-ikot pag ganit. So dapat ay walang grasa dyan. Dapat ang nandyan ay itong oil. So ang gamit kong oil dito ay used oil ng motor. Good na good po yan gamitin. So lalagyan ko natin ng bagong capacitor. So capacitor nito ay 1.5. Ayan, brand new. Tapos tatayin na natin, pandarin. Ayan. So ito yung outlet ko po, nandito sa likod. Outlet pati ng ilaw ko, ayan. Outlet na ilaw. Kaya sasaksak ko na yung electric fan. Tapos, switch number 1. 2. Wow! 3. Okay, sobrang lakas. Okay, off na natin. Tapos, lalagyan ko na ng tape yung capacitor. So yan, brand new po yung capacitor. Mas maganda kasi mabaguhan na yan para mas matagal na yung laban. Kasi pag mahina ang capacitor, yun pa po yung nagiging isang dahilan kaya mas mabilis uminit yung motor. So pag mas mabilis uminit, mag-overheat, nasira yung fuse. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa aking almost 1,200 subscribers. Salamat po.